Ayan, magandang gabi. So, March na. Ang bilis ng panahon. Isang taon na po ang COVID. Isang taon na yung lockdown. Isang taon na yung lockdown, no? March 15 nata yung lockdown. No? Grabe, isang taon na. 9 months na lang, Pasko na naman. Grabe, Dad, Pasko. Na, Pasko na. I know. Yeah. Katuwa dahil we survived. Mm-hmm. Alala ko yung sabi nung negosyante dati. Kasi there was a time na economically sa Philippines we were badly hit. Sabi nung isang negosyante, narinig ko. Sabi niya, we are all dying. Sabi niya ganun. But in our case, in our company, we are dying beautifully. Sabi niya ganun. Kumbaga, apektado lahat. Pero sabi niya, lumalaban. At nagsusurvive. No? Yeah. Hindi na nga concern ngayon na umunlad ka. Ang concern ngayon, mag-survive ka. Di ba? To stay alive sa virus na to. At saka, kumbaga, mapakita sa maraming tao na ikaw na may Diyos. Kumbaga, dapat kang tularan nila na may pag-asa ka sa puso mo. Di ba? So, yun. Let's start. Sister Pepot, kayo na po ang mag-open po ng ating Bible study. Ayan. Okay. Congratulations po at tapos na yung inyong COVID. Tapos na injection. Tapos din. Mm-hmm. Yeah. Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this evening. We pray, O Lord, that you will guide each and every one of us. Open our hearts and our minds as we share your word, as we discuss our articles, O Lord. And we pray, Lord, that more listeners will come and join us, O Lord. Help is one of us, especially Pastor Jeff, as he guides us in our Bible study tonight. Keep us awake, O Lord. And sana po, Lord, ma-absorb namin lahat ng pag-aaralan namin sa gabi ito. Thank you, Lord. Be with us. In Jesus' name. Amen. Amen. May tanong ako sa inyo, naaalala niyo ba noong early years, no? Kapag may mga ginagawang tulay, sabi nila may nawawala daw bata. Yung dugo ng bata nilalagay doon. Tapos yung dugo daw ng bata, binubuo sa tulay para daw tumibay. Oo, naalala niyo ba yun? Nauso yun, nauso. Oo. Parang urban legend, di ba? Urban legend ang tawag. Kumbaga parang chismis sa baryo, parang ganun. No? Wala namang katotohanan yun, siyempre. Usually, ang alam ko, yung mga engineers, ginagawa nila, nagkakatay sila ng manok. Kambing or manok. Yan, tama. Kambing, manok, tapos binubudbud nila yung dugo ng hayop dun sa bridge or kung ano man yung tinayo nila. Pagkatapos, kasi ang purpose daw na para tumibay, para walang aksidente, for protection and something gano'n. No? Hindi ko alam nung bata ako saan nila nakuha yung idea na gano'n. Eh, no? Kapag nanonood ka naman ng mga pelikula nung araw, yung mga taong bundok or mga pagans or alam yun, hindi sibilisado. Pag nahuli yung isang tao na taga syudad, inaalay nila doon sa kanilang Diyos-Diyosan. No? O kaya isang dalaga na virgin, tapos iaalay, tapos papatayin, ipapatak yung dugo doon sa... Dati nung araw, di ko alam sa dila nakuha yung idea na yun. Eh, no? Parang ginagamit yata nila noon yun na panakot sa mga bata. Mm-hmm. Para hindi lumabas, ganun. Yeah. Yun ang natatandaan ko. Pero what's in the... Ano ba meron sa dugo? Bakit parang ano ba yung obsession sa dugo ng mga yun ang gusto nila gamitin na symbolism o na pang cleanse, pang patibay, pa protection o whatever.
Saan nila nakuha yung ideya na yun? No? Magugulat kayo, marami sa mga kostumbre, kultura, or mga pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao, nanggaling pinagmulan, Biblia. Kumbaga, yung mga prinsipyo nakuha sa Bible. No? Isa sa mga sikat na prinsipyo, yan nga, yung tungkol sa dugo. Pero matanong ko muna kayo, ano ba sa inyo ang dugo? Ano ba ang purpose nito? Diba? Ano ba ang silbi ng dugo? Bakit tayo may dugo? Diba? Sa palagay... Parang ano, yung lahi. Yung kung sa pangalan, alimbawa, dugong bugaw. Paano pag dugong berde? Hapdo pala yun. Ano? Sinasabi ni Sister Lenlen, yung it pertains to parang lineage ng yung sino yung descendants, kung sino yung kamag-anak, parehas ng dugo. Particularly, may ano yan, mayroong pagkakatugma doon sa tinatawag na DNA. Di ba? Mm-hmm. So, somehow, no, kumbaga, para tingnan yung DNA, tinitingnan yung laway, di ba? Pagka DNA ano, sampling, o kaya dugo, doon nakikita. Di ba? Kaya nga yung, ano, yung recently, di ba, yung 1970s na killer, nahuli nila ngayon, 72 years old na, at umamin doon sa mga ni-rape niya at pinatay niya doon sa, dito sa ano, sa dito sa, ang tawag sa kanya, Golden State Serial Killer. Ang dami niya napatay, ang dami niyang na-rape, ang dami niyang ninakawan. Pero pulis siya. Pulis siya sa araw, sa gabi, killer siya, rapist siya. Oh my goodness. Oh. At hindi siya nahuhuli. At ngayon matanda na siya, 72 na ata o 74, nahuli siya. Alam niyo kung bakit? Because of DNA sample. Yung patak ng dugo niya, may trace pa. Tapos nakuha sa kanya. Yung DNA sample na 'yon, itin-race doon sa alam niyo yung nagpapadala ka ng DNA tapos malalaman mo kung anong lahi ka. Ta. Di ba nauso yun, di ba? Parang ganun. Ancestry. Yun, ancestry, di ba? So doon, ipinadala yun. Hinanap yung mga kamag-anak na parehas ng DNA na yun. At napurbahan nila na itong tao na to, tumutugma doon sa mga pagkakataon, sa mga panahon, na nandun siya hanggang sa inuli siya, matanda na siya ngayon. Ngayon lang siya nakulong. Pero nakulong pa rin. Because of DNA, you know, because of blood sample. Sabi nga nila, ang dugo, dapat nag-i-stay sa loob, wag lumalabas. Dahil pag lumabas, delikado tayo. Ano pang isang purpose ng dugo? Clinically, scientifically, anong purpose ng dugo? Meron ba kayong idea? Na siyempre, madami sa atin. Kumbaga, lalo na mga Pilipino, nasa ano yan eh, nasa profession ng medical. Diba? May medtech, may nurses, mayroong mga doktor, dentista, PT, halos lahat ng ano, nasakop na natin tayo mga Pinoy. And one of the simple, basic na requirement, kailangan yung pasyente mo, yung dugo, nasa loob, wag nasa labas. Diba? Kumbaga parang si Sister Elvi, kung meron siyang pasyente, dapat yung dugo niya nasa loob, wag nasa labas. Pag nasa labas, delikado yun. Diba? So bakit kailangan yung dugo natin nasa loob? Ano ba purpose? Daloy ng buhay. Daloy ng buhay. Speaking of daloy, you know, I agree with Sister Lenlen, daloy. Kasi isa sa pangapangunahin na trabaho ng dugo ay mag-transport ng nutrients sa mga katawan natin. Na hindi naman yan na pag kumain ka ng hamburger, magta-transport na sa buong katawan mo. Siyempre, dinadigest yan, nako-convert yan as nutrients, tapos ita-transfer yan ng dugo. No? At kumbaga, ang dugo natin, stream of life. Eh. Di ba? Kumbaga, it signifies life. Including diba? Oxygen. Including oxygen. Yes, oxygen. Yes. Yeah. Kasi kapag hindi nagtugma yung dugo at saka oxygen. Ako. At imagine nyo rin, halos lahat ng sakit natin, ang chinecheck, dugo.
di ba? Blood test, di ba? Yung CBC, A1C, di ba? At yan ang pinakaayaw na ayaw ko pag pumupunta sa ospital or sa lab. Kasi makapal yung ano ko eh. Yung aking, tawag nito, mahirap hanapin yung ugat. So, isa sa mga problema ko, pag hinahanap, kinukunan ako ng dugo, eh hirap na hirap hanapin nung nurse or medtech yung akin ano, ugat. Except mga Pinoy. Kaya nag-request ako lagi Pinoy. Kasi magaling kumuha yung mga Pinoy. Pero pagka yung iba, nako, ang dami kong tusok. Pero anyway, nati-check natin yun doon. No? Ang tanong ko sa inyo, anong, bakit kailangan ibigay ni Kristo yung dugo niya para sa kaligtasan natin lahat? Anong connection nun? Anong symbolism? Hi, Conrad. Good evening. Hi. Bakit sabi doon tinigis ba 'yon ang dugo? Tinugis ba 'yon? Tinugis ba? Oo, in dugo ni Kristo para sa kaligtasan nating lahat. Anong connection noon? Naisip ko ba 'yon? Life is in the blood. To cleanse. Okay. Yeah. Pero specifically, nung lumabas yung dugo ni Kristo sa katawan niya, kasi di ba si Jesus, sabi natin, nag-incarnate as a man. So 100% full God siya, 100% full man. So nung lumabas yung dugo sa katawan niya, power signifies daw na binayaran yung kasalanan natin. Anong naiisip niyo doon? Sabi niyo siguro eto na no, Biyernes ano, pag-iisipin na naman ko. Anong connection ng dugo? Bakit kailangan itagas? 'Di ba? Bakit kailangan na 'yun yung pambayad sa kasalanan natin? Bigyan ko kayo ng clue. Meron siyang connection sa nakaraan. Through the shedding of the blood, there is remission of sin. Mm-hmm. Kasi po, di ba, I agree with Tita Fe. Kasi po, kung babalikan niya yung Old Testament, pinag-usapan kasi natin new eh. Kung babalikan natin yung Old Testament, ganito ka-importante yung connection ng dalawa. Kaya when you teach the Bible, there must be always a connection. Kasi hindi pa pwedeng wala silang connection. There will always be a connection. And when you teach the Bible, laging old tsaka new. Huwag puro new lang. Huwag din puro old. Magiging dating daan ka. So dapat old and new. Kumbaga kasi may connection siya. Kung hindi mo nabasa ang old, mahihirapan mong maintindihan yung reason bakit tinagas si Kristo yung kanyang dugo para sa atin. Kasi it pertains to sa kanilang kostumbre na panahon pa ng sinauna. Panahon pa, in fact, panahon pa nung ni Cain at Abel. Naalala nyo, nung nag-aalay sila sa Panginoon, nag-aalay si Cain ng kanyang, kasi farmer si Cain eh, si Cain, no? Nag-aalay siya ng harvest niya. Tapos hindi kinunsum ng Lord by fire, di ba? Eh ito naman si ano, shepherd, kumbaga animal husbandry siguro yung business niya. Inalay niya yung the best niya na ano, na animal, no? Then yun kinunsum, di ba? And so on and so forth hanggang sa mababasa mo panahon ni Abraham, di ba si Abraham nga? Eh after so many years, naghintay siya ng anak. Pagkatapos ng araw, sabi ng Panginoon, sige, ialay mo siya sa akin. Di ba? Ialay mo siya sa akin, itagas mo yung dugo niya para sa akin na kalugdan kita. And he's willing, right? So bakit kailangan 'yun, no? Pagdating ng panahon ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, pagdating ng panahon ni Moses, lalong-lalo na mas matindi, mas matingkad yung storya nito pagdating sa panahon ni Moses.
mula Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, lahat 'yan makikita nyo na patungkol sa dugo, no, the blood of the lamb, no. In fact, yung kung babalikan niyo yung tinuro ko about doon sa tabernacle, no, meron doon certain na talagang doon tinatagas yung dugo, doon sinusunog, doon so on and so forth. So kaugalian nila to, kostumbre, kasi required ng Panginoon, no. Ang tawag pa nga nila is, kaya meron tayong word na scapegoat, di ba? So pag ang gusto nila, yung kasalanan mapunta doon sa pinatay, sa slain na lamb, no. So ganun din tayo, yung kasalanan natin sa ating present time, supposedly tayo magbabayad, kasi di ba sabi sa Romans, for the wages of sin is death. So imbis na tayo yung magbabayad, ang mangyayari, mapupunta yung kasalanan dun sa lamb. Eh sino yung perfect lamb? Si Jesus. Kaya inalay niya yung buhay niya, inalay niya yung dugo niya. At yan ang pag-uusapan natin sa loob ng 30 minutos. Ayan, pag-usapan na natin. Tingnan natin ang nasusulat. Ayan, sabi dito, we talked about, no? Bakit ba natin kasi pinag-uusapan tong ano, tong articles of faith, no? Kasi this is basic theology of our church, na not necessarily for us to discuss this in, you know, enable for us to be ready in a debate. We're not after debates, no. We're after yung foundation ng ating faith, no. Kumbaga, we respect other people's faith foundation, and they should respect also ours. And we are not here to, alam yan, makipag-away, makipag-debate, or makipag-talo. Kasi walang pupuntahan yun. Di ba? Para kayong mga lasing na nag-aaway lang. Di ba? So, dito, pinag-usapan natin, you know, first Friday, syempre, the loving God, the Father, no, about the triune God, and then si Jesus Christ, God, the Son, and then the Holy Spirit, God, the Holy Spirit. So, tatlong Diyos ay isang sa isang katauhan. And then fourth Friday, pinag-usapan natin ang kahalagahan o pinaniniwalaan natin yung Biblia, yung Holy Scriptures, no. Last week we talked about sin, yung original at saka personal. Dalawang klase kasi ng sins, di ba? So ngayong gabi pag-usapan natin atonement. Ayan, from the word itself, no, galing siya dun sa at one man. So ibig sabihin, pinag-isa, baga, no. Kasi malayo yung Diyos na holy doon sa tao na makasalanan, but because of this atonement, kumbaga, naglapit, nagkasama, winelcome nung tatay yung anak. So may atonement, di ba? Napansin niyo ba na sa Biblia, kapag may kasalanan, may laging namamatay? Ano yung unang-una? Kumbaga, lagi may sakripisyo. Ano yung unang-una napansin niyo na may nagsakripisyong hayop dahil may kasalanan? Kung titingnan niyo nasa Genesis, yung unang-unang kasalanan. Kasi di ba, anong ginawa ng Lord? Anong binigay sa kanila? Nalaman nila, nakahubad sila. Ay! Pumatay ng ano. Yes, kaling ni Sister Lenlen. 100 recitation. Class participation, 100. Eksakto. Tama ka, Sister Lenlen. Diba? Sabi dun sa Biblia, nalaman ni Adan at ni Eva na, naku ay, nakabold pala tayo. Kasi dati wala silang malisya. Karoon sila ng malisya. Tapos ang ginawa ng Panginoon, tinamitan sila. Ang sabi, balat ng hayop. So hindi lang naman basta kukunin yung balat ng hayop. Kailangan munang mamatay ng hayop, di ba? Para makuha yung balat at ibigay sa kanila. Doon pa lang, dahil sa kasalanan nila, may nadamay na hayop. Di ba? Nahimik yung hayop, kung baka man yun, o anong leather ang kailangan. Kumakain siguro sa garden, sa asaya niya, sa buhay niya. Eh nagkasala si Adan at Eva. Balik ka dito, kunin natin yung balat, ibigay natin sa kanila. So, because of sin ni Adan at ni Eva, may tumatagas na dugo.
every time may kasalanan, laging may katumbas na dugo. Pansin niyo yung kasalanan ni David. 'Di ba? Anong katumbas ng kasalanan ni David? Nang nabuntis niya si Bathsheba, yung bata. Yung bata. Yeah, namatay yung bata. Hindi lang 'yun. Ano pa? Ano pang katumbas ng kasalanan ni David? 'Di ba? Yung anak niya ni rape yung kapatid niya. So si David may anak na lalaki, ni rape yung anak niyang babae. Ano pa? No, nalaman, no, nung isa niyang anak na lalaki, pinatay niya yung nang rape doon sa anak niya, kapatid niyang babae. Ano pa? Etong napatay, gustong magrebelde kay David at napilitan si David. Hindi naman si David yung pumatay, pero with his command. He needs to, kumbaga, kill yung anak niya. Napakasakit nun. Super sakit para kay David because of a sin. Right? So, ang kasalanan, laging bunga niyan, kamatayan. Laging bunga niyan. Nag-i-end siya palagi sa chaos. Diba? Pero ito yung beautiful story ng Biblia. Para hindi mag-end sa chaos ang buhay mo, meron kang solusyon. Diba? Pwede ka madami nagpapakamatay dahil baon sa utang. Sa Japan, mataas ang kanilang suicide rate. Singapore, Taiwan, yung mga matataas yung level ng economic prosperity, no? Pero walang Diyos. So, kapag nagkaroon ng failure, lalo na sa finances, pinapatay nila yung sarili, nagsisuicide sila. So, ang nangyayari, nagli-lead, no, doon sa kumbaga sa hopelessness. Pero sabi ng Diyos, merong may solusyon, may magandang solusyon. Ang magandang solusyon si Kristo. Pag tinanggap mo bilang Panginoon tagapagligtas. Pero bago ka dumating doon, dapat maintindihan mo muna 'yung tinatawag na atonement. Ayan, basahin natin. Malaki ba? Nababasa niyo ba? Palakihin natin, dali. Ano ba 'to palalakihin? Zoom in. Ayun. Yung sa cellphone na lang. Ayan, palakihin na lang sa cellphone. Ayan po, in-highlight ko. So, sige po. Ayan, Sister LV, kayo na po ang bumasa. Saan po tayo sa... Atonement. Sa... Number 6, atonement. Ano, so, number 6, sandali po, titignan ko. Ayun. Ayan. Ang liit kasi. Ang maliit eh. Sorry, i-ano natin. Ayan po. Ayan, 6. Okay. Ayan. We believe that Jesus Christ, by His sufferings... by the shedding of His own blood and death on the cross, made a full atonement for all human sin, and that this atonement is the only ground of salvation. Mm-hmm. And that it is sufficient for every individual of Adam's race. Mm-hmm. Race. Mm-hmm. The atonement is graciously efficacious for the salvation of those capable of moral responsibility and for the children in innocency, but inefficacious for the salvations of those who reach the age of responsibility only when they repent and believe. Mm-hmm. Ayun. Oh. Ang lalim ng ang lalim ng English. Efficacious. efficacious and oil lang alam ko. Ang lalim nun eh. Di ba? Mabuti na lang may Google. I-Google natin yan. I-Google natin. Oo. So sabi dito, sige, paki-Google efficacy. Po ibig sabihin ng efficacious. Effectiveness. Buti na lang may walking encyclopedia tayong kasama. Meron tayong educator. Ayan. So, tingnan natin ha. Sabi dito, we believe, binasa ni Sister LV, ito, paniniwala natin bilang mga Nazarenes. Pero paalala ko lang sa inyo. Sabi natin mga Nazarenes, we are Nazarenes but we are Christians first. Nakuha po natin yan. Naintindihan po natin ang statement na yan. We are Nazarenes but we are Christians first. Ibig po sabihin, ba, parang sinabi ko, I am a Baptist, no?
But kung ano magkatalo-talo, Baptist pa rin ako. Parang gano'n. Ano? Kaya may minsan may mga may gulo. Ba, iglesia ako ni Kristo. Kung ano magkagulo-gulo man lahat ng Kristiyano, iglesia pa rin ako ni Kristo. Tayo po yung mga Nazarenes, no? Tayo po yung mga Methodista, tayo po yung mga Wesleyans under sa teaching ni John Wesley. Pero, no? Pangunahin pa rin natin na tinatayuan, tayo ay mga Kristiyano. Okay? So sabi dito, bilang Nazareno, bilang Kristiyano, we believe that Jesus Christ, no, by his sufferings. So sinabi dito sa pamamagitan ng kanyang mga kumbaga ano ba sa Tagalog ng sufferings, ng kanyang paghihirap. Meron pa, may isa pang tugma doon eh, kanyang pagdurusa. Yeah. At shedding of his own blood, pagtagas ng kanyang sariling dugo. Okay, naniniwala kami sa pagdurusa ng Diyos at pagdagas ng kanyang dugo at yung kamatayan niya sa krus, no? And by his death on the cross. Made, ito yung gumawa, ito yung nag-seal, ito yung kumbaga nag-seal the deal, no, ng full atonement for all human sin. So lahat po to kasali, Ruso ka man, Indian ka man, 'di ba, Mexican ka man, Pakistani ka man, Pilipino ka man, Malaysian, Taiwanese, Burmese, whatever, kasali ka dito. All human sin. So yung kanyang suffering at saka yung kanyang own blood, at yung kamatayan niya sa cross, no? Ang napag-isa, ang isinarado, ang nag-deal doon para ma-atone, no? Mahugasan yung kasalanan ng mga tao. And that this atonement is the only ground of salvation. Ooh, mabigat yung statement na yun. So, hindi pala totoo na kapag nag-alay ako ng maraming biko sa puon namin, masisave ako. Hindi, kasi ginagawa namin nung araw yun. Eh. Di ba, ang tawag doon? Atang. Naabutan nyo ba yun? Nag-aatang ng pagkain or whatever. Alay. Or, pag pinalo ko ng pinalo ko yung sarili ko, malapit na Lenten season, di ba? O Lenten season na ngayon, pero pagka yung Webes Bernes Santos, pinapalo ko yung sarili ko, dumudugo yung ligod ko, eh, masasagip na ako. Or, ano pa, magsimba ko tuwing Biyernes, lumuhod mula kanto ng Quezon Boulevard hanggang kanto ng, di ba? Tapos, papasok hanggang sa altar, dumugo na yung aking tuhod. That's not enough. Yung hindi pagkain ng karne. Hindi pagkain ng karne. Pag Biyernes, kailangan munggo lang ang ulam. Hindi lang yun, di ba? O hindi pagkain ng dugo. Di ba? Na dugong inihaw. Dinuguan. O dinuguan. Na walang puto. So, sabi kasi, clear. And that this atonement is the only ground of salvation. Yes. Hindi lang po ito statement. Ha? Ito po ay kinuha. Kung mapansin nyo, nandun sa baba, no, yung mga verses na pinagkunan nito. Okay? So, Isaiah 53:5-6, Mark 10:45, Luke 24:46-48, so on and so forth. Kumbaga, sabi dito, yun lang ang ground of salvation. Kasi sinisignify nito yung sinasabi ng Biblia na the way, the truth, di ba? The life. Sino? Si Jesus. Siya lang. At yung kanyang suffering, at yung kanyang death, yung kanyang dugo, yun lang. Yung atonement na yun lang ang pwedeng mag-save sa'yo kung tatanggap ka at maniniwala ka na nangyari yun. Di ba? And that is, it is sufficient for every individual of Adam's race. So lahat naman tayo, galing kay Tatay Adam, eh, pasok tayo lahat dito. So sufficient siya for every individual. Nakalungkot lang kasi minsan may pinapanood ako sa YouTube yung tungkol sa Aryan race. Nagkaroon sila ng idea
na ang pinaka superior na lahi sa buong mundo ay yung white race or yung Aryan race, particularly yung mga Germans. At ang tingin nila ay parang mga daga na peste ang lahi ng mga Hudyo. Kaya nag-decide sila, no, na patayin yung 6 million ba yung napatay nila? Grabe, no? Ay, nako. So, sa ano, sa gas chamber, no? So, may mababang pagtingin. Nakakalungkot. Dito nga sa Amerika, meron tayong sarili nating war. Hindi war outside ng United States, kundi war within races. Diba? Katatapos lang nung yung mga protesta ng mga kapatid nating itim, katatapos lang ng mga protesta ng mga puti, katatapos lang ng mga ano, ngayon naman yung ano, yung hatred nila towards Asians, na alam niyo, may nakita niyo yung Pilipino na nahiwain dito sa mukha, sa New York. Opo, kasi napagkamalan siyang Chinese dahil sabi eh tayong mga Asians sa may dala ng COVID-19. So much hatred, 'di ba? May second class. No? Dito ang liwaliwanag, sabi dito, that is, it is sufficient. Yung salvation na to, yung atonement for every individual of Adam's race. Ibig pong sabihin, walang second class. Actually, minsan simba, nararamdaman ko nga rin, may second class eh, di ba? Parang, ito pabor, ito hindi. Di ba? Kahit sa pamilya minsan. In fact, sa ating mga Pinoy, may second class. Yung anak sa labas. Yes, second class yun. Good example. Nung college ako, since kami, lumaki kami sa Maynila. Kumbaga, napansin ko, yung mga klase ko na lumaki sa Maynila, parang iba yung turing nila doon sa mga, kasi universidad to eh. Galing to sa iba't ibang parte ng Pilipinas, yung mga nag-aaral. So kapag galing probinsya, medyo hindi nila niyayayang mag-lunch or alam niyo, hindi sila nakikisalamuha. Kumbaga, prom D. Parang di cool na kasama namin to mga to. Parang second class, di ba? Or minsan naman, kumakain ako, nagtatrabaho ako sa isang restaurant, nakita ko may kumakain na mag-amo, naka-uniforme pa yung ano eh, yung kanyang maid. At napansin ko na yung maid, iba yung kinakain. In fact, di siya kumakain, pero kinakain niya konti lang, tsaka iba doon sa kinakain nila. Sobrang awang-awa ako doon sa maid na yun, no? Kasi ang tingin sa kanya, second class. Diba? Dito nga yung aso, napakaganda ng turing eh. Pinapa-hospital, pinapa-surgery. Ang pagkain, mas mahal pa sa tao, di ba? Sa atin, ang aso doon, second class eh. Kung ano yung matira, yun ang kakainin. Minsan, o kaya sila kakainin. Minsan, yun nga din ang turing natin sa katulong. Na, kung ano yung matira, yun ang kakainin. No? Kami, naalala ko, dami namin naging kasama rin sa bahay, pero hindi namin sila tinuring na iba. Pag kumain kami, in order namin, hindi nga kainin nila. Baga hindi namin sila, tsaka pinapakilala namin palagi, kamag-anak, o hindi namin sila sabing katulong. Inuturing namin silang parang totoong kamag-anak. Kasama rin sa mesa, Pastor. Opo, kasama rin sa lamesa. No? Pero minsan, siyempre, they opted din na hindi na sumabay kasi nga, they are serving, no? Pero minsan naman sumasabay. Minsan nauuna. At actually madalas nauuna sila pala. Nauuna kasi maaga silang kumakain dahil siguro nasanay sila sa pamilya nila. Medyo kami late kumakain. So pero kung ano yung kinakain namin, yun yung kinakain nila. In fact nga, meron kaming katulong eh. Namimigay ng pagkain namin sa kapitbahay. Nalaman lang namin doon sa kapitbahay. Nagte-thank you sa amin. Oy, thank you sa pinadala nyo ah. Pinagluto niyo pa kami spaghetti. Hindi ba daw papalutong spaghetti? Yung pala yung katulong namin. At the expense ng kanyang amo. Pero anyway, there are people, no, ang tingin second class. Iba. Pero si Kristo sabi niya, walang second class. Lahat kayo para sa inyo itong dugo. Di ba magandang paalala sa atin na sa simbahan natin, dapat walang second class. Kung sino yung pumasok dyan, dapat yakapin natin. Kaya sa simbahan natin, pagkatuwing Linggo, pag may pumasok, lalong di natin kilala, dapat para tayong si Joker mula ulong, ay mula dito hanggang dito yung ngiti natin at yakap, hindi pala bawal yakapin. At kumbaga, welcome natin sila, no, na may buong, may sigla sa puso.
Ang sabi dito, sufficient itong atonement na to sa lahat ng individual na anak ni Adan. The atonement is graciously efficacious for the salvation. Ano ba yung meaning na efficacious? Ano sabi ni Tita Fe? Effective, efficacious. Okay, efficacious, effective. Effective. Diba? The atonement is graciously, from the word grace. Hindi dapat para sa atin, binigay. Diba? At ito ay effective for the salvation. No? Naging sa Tagalog, kapaki-pakinabang sa lahat, no? Na kapaki-pakinabang sa salvation ng lahat ng incapable. Okay, tingnan natin tong word na to. Incapable of moral responsibility and for the children of innocency. Okay, so pasok din dito yung ano. Sino ba yung pwede nyo ibigay na example na incapable of moral responsibility? Kasi siyempre, obviously, yung children of innocency, mga bata yun. Hindi nila alam eh. Diba? So, innocent eh sila. Eh, sino yung incapable of moral responsibility? Diba, Pastor, yung may mga sakit na ano, yung mga disability. Yeah. Oh. Kahit nga sa law, diba, kapag nakapatay yung baliw, or yung person of disability, diba, hindi sila binibigyan ng sala. Kumbaga, kasi incapable sila of moral responsibility. No? At minsan, awang-awa tayo eh. No? Na makita natin, pinanganak na merong kumbaga, pagkukulang mentally. Or kaya yung growth nila, parang hindi nag-grow tugma doon sa kanilang edad. Naawa tayo sa magulang, pero sa isang banda, tingnan mo, no? Kumbaga, eh, sila ay incapable of moral responsibility. Sila ay kapag kinuha ng Diyos, makikita nila ang mukha ng Diyos. Diba? So, kumbaga, sakop yun ng atonement. Diba? At sabi dito, for the children in innocency, but is efficacious. Ito na naman yung word na to. Efficacious. Effective daw. Effective. No? Kapaki-pakinabang. Kanino? For the salvation, para sa kaligtasan of those who reach the age of responsibility only when they repent and believe. So, para effective daw to, kapaki-pakinabang, doon sa mga kagaya natin na kumbaga umabot doon sa edad na naiintindihan natin kung anong tama at mali, pero only if you repent and believe. Malinaw po ba ibig sabihin ng atonement, no? Nag-word for word tayo. Klarong-klaro. Kailangan mo yung atonement. Kasi kailangan mo tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pero kailangan mo maintindihan ano ibig sabihin ng atonement. Para maintindihan mo yung atonement, kailangan mong basahin yung Old Testament. Kaya nga, ano eh, napakahalaga nung ginagawa nating walk through the Bible every Wednesday, kasi naiintindihan nung tao na nakikinig na, oops, dito pala nang galing to. Oh, okay, nakukonnect ko na siya. Okay. Kasi kukonnect mo yung New Testament sa Old, tapos ikukonnect mo pa yung present life mo doon sa Old at saka sa New. So, di ba? Kaya pagka lumalago ka na lumalago sa kalaman mo salita ng Diyos, ang tendency, hindi ka na maluluko. Di ba? Kasi halimbawa, di ba, alam niyo sa Pilipinas yung budol-budol, yung pinapakita lang ng bara ng gold, tapos naniniwala, nabibigay na ng pera, di ba? Kasi alam niyo ba't sino yung mga naluloko? Kasi hindi nila alam kung ano yung totoo. Kapag hindi mo alam ang totoo, obviously, maluloko ka. Minsan, nasa tindahan ako, may nagbenta sa akin ng relo. Ang ganda. As in, super ganda. Mas ang bigat-bigat. Ang ganda. Binili ko siya ng 500 pesos. No? Ang tatak ng relo, fossil. Sabi niya, nako, walang-wala lang ako ngayon, sir. Ang mahal ng bili ko to. Seaman ako eh. Nag-abroad ako. Binili ko to, sabi niya. Sayang naman kung sasanla ako. Oh, ang bili niya daw doon, basta libo. Sabi niya,
kunin mo na to, 500 na lang para at least bagay na bagay. Inutupa ako eh, naniwala naman ako. Ang problema, kaya niya ako naloko kasi hindi ko alam kung ano yung totoong fossil watch. Diba? Ang ginawa ko, binigay ko sa tatay ko. Naniwala rin siya kasi hindi niya rin alam kung ano yung totoo. Diba? So, kapag hindi mo alam yung totoo, maloloko ka. Ang salita ng Diyos, kapag lumalago ka na lumalago, lagi ka nakikinig, lagi ka nag-aaral, so nalalaman mo yung totoo. Lumalago ka. Yeah. So, kayo, tatanungin ko, no, as we end, bakit importante na maipaliwanag natin ng tama yung atonement? Bakit importante na maintindihan natin? Pero warning lang, huwag niyo ipinapaliwanag ito doon sa mga kakatanggap lang kay Chriso last week or kahapon. Or malilito yun. Ito mga bagay na ito na pag-uusapan kapag tumagal na siya sa kanyang pananampalataya. Diba? So, kumbaga, medyo hard meat. Diba? Kasi pagkabago sa pananampalataya, medyo gatas-gatas muna, biscuit-biscuit muna para hindi mabilawkan. Pero ito, medyo meaty na to. So, pero importante na ipaliwanag natin. Diba? Kayo, as we end, ano yung na-realize nyo, natutunan nyo, or meron kayong dagdag, or meron kayong input na pwede nyong sabihin about atonement or pangailangan natin dito? Or any takeaway, no, as we end? Siguro isa-isa bago tayo manalangin. Sino gusto magsimula? Yan, tahimik na sila. Ano yung pastor? Ano po yung ating kumbaga takeaway or meron gusto tayong idagdag patungkol sa atonement? Gusto mong kumbaga gusto mong i-share na na-realize mo to, natutunan mo to, or meron kang tanong or meron kang kumbaga takeaway or kumbaga realization or whatever. Anything under the sun as we end. Kumbaga, para tulong dun sa mga pwedeng makinig sa atin, manood sa atin, nakasama natin sa simbahan para mas maintindihan nila ano yung atonement. Anybody po? Pwede po mag-start. Take away. Parang ganun. Or kahit tanong. Ako po, Pastor. Oo. Para sa akin po, parang kailangan natin malaman itong ginawa ng Diyos kasi parang natin, talagang seryoso ang Diyos sa atin na talagang gusto niya tayong i-save. Mm-hmm. Kaya yung ginawa niya, yung he sent his only son, parang ganun. That means he is really serious about yung salvation ng ano, ng mga taong mahal niya, yung creation niya. So, ayun. At saka yun nga, para sa akin, like, naway hindi natin sayangin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kasi lagi kang magbibigay ng pathway na pabalik eh, kahit sa anak mo, di ba? So, tayo may mga anak tayo, pag minsan may pagkakamali silang ginawa, di ba minsan gumagawa tayo ng paraan para ma-restore sila, lalo na yung kanilang confidence pag nawala. Diba? Lalo na sa kanilang pagkakamali, nawala yung kanilang self-confidence. Gumagawa tayo ng ibang mga paraan para ano, kahit na nagkasakit, di ba? Kung may magkasakit dyan, imposible hindi mo ibibigay o mag-donate ka ng dugo, imposible yun, di ba? Kung may magkasakit sa kidney, I myself, walang tanong-tanong, I'll give my kidney. Alam mo yun? Not even a blink, automatic, bibigay ko kung kaninong sino na kailangan sa mga anak ko na tatlo, di ba? Or anything na kailangan nila sa akin, as long as kakayanin ko, di talagang ibibigay ko. Pero human parent lang ako eh. How much more ang isang Diyos na parent natin, di ba? Willing to sacrifice. Diba? Kahit na mag-isa ka lang na umoo at naniwala sa kanya, still, tatagas niya pa rin ang dugo niya para sa'yo. Diba? Napaka-importante na, kasi importante siya maintindihan kasi para ma-appreciate natin. Diba? That is the reason ba tayo kumakanta, umiiyak sa Panginoon, nagpe-praise and worship, kasi naiintindihan natin eh. Okay? Kasi dati noon, hindi ako umaatin ng praise and worship.
puro preaching lang inatinan ko kasi hindi ko naiintindihan yung praise and worship until may na-experience ako mismo. And then nag-minister sa akin yung song. And then na-realize ko, oh, kaya pala sila kumakanta, umiiyak, tinataas yung kamay kasi naiintindihan nila. Kasi bakit? Na-appreciate ko yung Diyos na ginawa niya sa akin to. Ngayon, pag hindi natin naiintindihan to, walang reason para mag-thank you tayo. Di ba? Kasi hindi natin naiintindihan eh. Okay, importante na ipaintindi natin sa mga tao na ang Diyos talaga, laki ng pagsisikap at pagdurusa para sa iyo, 'di ba? Parang yung mga magulang natin kung nag-abroad sila, na-appreciate natin sila. Pinaaral nila tayo, 'di ba? So, kaya naman pagtanda nila, niregaluhan natin sila. So, kumbaga ganoon eh. Kumbaga naiintindihan mo na narunong ka, kaya kami grateful heart kasi naiintindihan mo yung prinsipyo, 'di ba? Ganun ka importante yung atonement. Dapat maintindihan lahat 'to ng Kristiyano. Pero hindi naman agad-agad. At as you go along sa buhay Kristiyano mo, so, saka mo siya ma-encounter. Kasi nga, pagkabago, hindi niya talaga maintindihan. Mahirap. Mahirap siya maintindihan. Diba? So, how about the others? Anong sa palagay niyo? Anong take? Ako, Pastor. Go ahead po. Sino ba? Si Sterling Lenlen muna po. Sige po. Because yung ano kasi, God created us according to his image. Tapos binigyan niya tayo ng life. Yes. So, yung life na yon is extension sa kanya. So, naging family tayo. Mm-hmm. So, sa kanya. Family tayo sa kanya. So, any members of the family, pagka nawawala o nalalayo, hindi masakit yun para sa yeah. Oo. So, kaya kaya magulang, kung pwede mo, ikaw ang magsakripisyo, kung pwedeng kunin mo yung sakit ng anak mo, kukunin mo. Yeah. Dugot so, laman kasi din, yan eh. Oh, ganun din ang ano sa atin ng Lord. So kaya, inano niya yung anak niya mismo. Si Christ. Parehas tayo ng DNA, kumbaga, ng Diyos. Yung DNA natin, saka DNA ng Diyos, parehas. So kapag, kasi, iba kasi gumawa lang siya ng bundok. Iba yung gumawa siya ng squirrel. Iba yung, alam mo, wala yung DNA niya dun eh. Yung ginawa niya sa atin, halos karugtong niya yan. DNA niya yan eh. Kumbaga special. Anak talaga. Diba? So pag gumawa ka ng bangko, ng lamesa, useful yan. Pero hindi mo naman itatabi sa pagtulog yan at papamanahan yan. Nakakalungkot nga. Minsan, minapapanood ako, pinamamanahan eh, pusa. Diba? Million dolyar pa, pusa na nagmamana. Diba? Pero nakakalungkot na no. Pero ang Diyos hindi. Alam niya na ito talaga akin to. Sabi nga ni Sister Lenlen eh. Kahit nga hayop, pag nawala yung anak nila eh. Magbiro ka na sa lahat. Huwag ka lang magbibiro sa mga inahin na hayop. Inahing manok, inahing, kahit inahing baboy, inahing aso, lahat. Basta inahin, nagpapasuso. Huwag kang lalapit. Sigurado, masasaktan ka. Ganon sila, no? Kaprotective. How much more ang Diyos natin? Diba? So talagang gagawa siya ng paraan para ma-restore ka niya. Yung ganon ka-importante yung ano, eh, atonement. Eh. Yeah, I agree with you, Sister Lendit. No? How about you, Tita Fe? Meron po kayo sinasabi kanina. Contribute lang ako, Pastor. Go ahead po. Jesus did a dual atonement, that is salvation for the soul and healing of the body. Mm-hmm. And it is contained in James chapter 5, mm-hmm. which shows or gives us the idea or the truth about his dying, about his atonement, mm-hmm. which expresses a dual atonement, salvation of soul and healing of the body. Mm-hmm. Yeah. And then there's also a scripture there in the same chapter that says that when the soul prospers, the body also prospers. Amen. He took care of both the soul and the body. Ang ganda nung sinasabi ni Tita Fe, no? When the soul prospers, the body prospers. No? Pero sa mundo na to, anong tinuturo? Kailangan mag-prosper yung body. Di ba? All about body, di ba? Kaya nga, wala naman masama na pagandahin yung katawan. Siyempre, kailangan naman talaga yun. Pero, ang nangyayari, pag naging priority mo yan, kumpara sa soul mo,
Diba? Medyo, ano, medyo hindi siya biblical. Kasi ang linaw doon, sinasabi, soul, no? Before yung body, no? So, kasi we are a soul with body. Hindi tayo body with a soul. Naintindihan niyo po yung difference doon. Thank you, Tita Fe. Si Sir Elvie, ano po yung share niyo? Yung pong sa akin, yung parang nagkaroon po tayo na ugnayan sa Panginoon. Opo. Ng personal relasyon natin. Lalo po nung accept na po natin siya that we realize that kung gaano niya tayo kamahal. Mm. Di po ba siya? So opo. He sacrificed himself, yung anak niya, para sa ating mga kasalanan. Para po bang noon hindi naman po natin yung pinapansin eh. We just don't know. Diba po na hindi pa tayo believers. But then, yeah. But then when we learn about Jesus, kailangan pala magkaroon ka ng reconciliation sa kanya. To reconcile. Kasi nga, nagkaroon tayo ng, meron tayo mga nagkaroon tayo ng kasin. Nagkasin tayo. Yung, hindi, bang ganon. So, and then, if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, and then, we are His, para tayong joint heirs niya. So, I realized that na noong, kasi hindi pa ako Kristiyano, that was when I was bata pa. Hindi ko alam na how to pray. Kasi nga, yung nagpa-pray tayo sa mga ano, how to talk to God. Ngayon pala, pag pala na tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas because He died for us, for all our sins, para pang meron ka ng ugnayan sa Kanya. Parang, yun nga, yung meron na tayong relasyon sa Kanya. Yun, yeah. yung parang napakadali para sa atin na tawagin siya, na kausapin siya intimately. Kasi we know that we have a relationship sa Kanya. I agree with you, Sister Elvie. No? Kasi nung hindi pa tayo, kasi tingnan niyo ang background natin. Huwag natin kalimutan ang background natin. Kristiyano pa rin yan, Catholic, di ba? So, at least kilala natin si Jesus, di ba? At least, kumbaga, alam natin yung salvation. Somehow, tinuturo din naman, parehas din naman sa Catholic. Pero yung talaga na experience natin, ibang experience eh. Na-appreciate talaga natin. Ngayon, pumasok lang sa isip ko habang sinasabi nyo, how much more yung hindi Kristiyano, yung walang alam sa Kristiyanismo. Halimbawa, taga-bundok ka, Muslim ka, o totally zero ka about Christianity. Tapos ang kultura nyo, yung tipong binebenta ka ng tatay mo, di ba? Yung tipong slave ka, nagaling ka ng Africa, dinala ka dito sa US o sa Europe, binenta ka, inuturing ka na parang hayop. Diba? Tapos makikilala mo si Jesus na nagsakripisyo para sa'yo, na tinitingnan ka bilang parehas at pantay-pantay kayo. Grabe, naisip ko lang ngayon na super appreciative itong mga tao na to. Right? Kasi tayo, na-appreciate na natin. Nasa level na tayo ng Kristiyanismo. Ha? Hindi naman tayo ganong ka-api. Hindi naman tayo ganon. Alam mo yun? Nagkonti lang naman yung adjustment natin pero sila totally zero. 'Di ba? Kasi yung mga Muslim na naririnig ko madalas nakikilala nila si Jesus sa panaginip eh. No? Kaya ako naniniwala ako talagang totoo i-reveal ng Diyos kahit hindi tayo pumunta. Pero kailangan pumunta tayo, mag-missions tayo at mag-spread ng gospel at mag-disciple. Pero kung wala tayong gagawin, gagawa pa rin siya ng paraan kasi ang dami ko talaga naririnig mga Muslims. Napapaniginipan nila si Jesus. Doon sila tinatanggap. And even doon, no, kumbaga, super appreciative sila. Nakita ko lang kasi sa sinasabi ni Sister Elvie, appreciative na tayo. Damandama ko na, na-appreciate ko eh. Kasi na-experience ko eh. Pero how much more yung totally zero Christianity, zero Jesus talaga. Hindi nila kilala. Diba? Galing ka sa tipong tribo nyo or probinsya nyo or malayong lugar na binibenta kayo. Or di ba sa mga probinsya, yung uso yung incest, yung nire-rape nila yung anak nila. Minsan nagkakaanak pa sila sa anak nila dahil lasing sila or whatever. And these are things na abuses na nangyayari hanggang ngayon. So, bigla nila makikilala si Jesus. No? Yung tindi ng pagmamahal, ay sabi ko, sa loob-loob ko lang, eh, talagang super appreciated nila yung Diyos. Ano, kaya importante, mapaliwanag yung atonement. Eh. Kasi dugo na to eh. Kasi itong buhay na to, binigay eh. Di ba? How about you, Sister Pepot? Tapos si Brother Conrad. How about you, Sister Pepot? Sa akin, Pastor, I think
ma-explain natin maigi kung anong meaning atonement, which is forgiving, tsaka yung pardoning of sin. Para yung mag-feel sorry tayo kung anong ginagawa natin. Kasi ang atonement is important, Pastor, para ma-inspire natin yung ibang tao to live a good Christian life. And by doing so, doon sila masisave. Yes. I remember, Pastor, nung yung sabi nga natin doon sa old faith natin, di ba? Kasi tayo, pag nagkasala, automatic, kasabihin ng mga teacher natin sa religion, kailangan mag-confess kayo. Yeah, so, ang faith natin noon, nasa pare. Opo, opo. Pagka, ito yan. Di ba, pagka pinatawad tayo ng pare, tatlong Hail Mary, Our Father, ganyan-ganyan, parang safe na tayo. Yun ang belief natin noon. Hindi pala ganun dapat. Feeling po natin, may utang na loob tayo sa pare, di ba? Kasi pinatawad niya tayo eh. Yeah. Ako, okay, Pastor, pagka kunyari lang, kunyari konti kasalanan lang, yung mga white lies. Parang feeling ko, hindi na ako ligtas kasi kailangan mag-confess ako sa pare. Yun ang ano ko doon. And doon, basag agad yung atonement eh. Kasi di ba, linaw na sinabi kanina, only, yun lang, ang way through, papuntang salvation. No, yung atonement ni Jesus, hindi yung pagpapatawad ng kahit sinong tao. Diba? At humingi tayo ng tawad diretso sa Panginoon, hindi kay Mama Mary, hindi kay St. Peter or St. Augustine or whoever, hindi sa angel, hindi dun sa mga yung mga namatay nating kamag-anak na diba, lolo, nandiyan ka na sa langit, ipanalangin mo naman ako, alam mo yon, or lolo, ilakad mo naman ako, or pagalingin, actually minsan nakakarinig pa ako na doon sa namatay kong pinsa, namatay kong tsuhe, namatay kong lolo, lola, pagalingin niyo po yung anak ko, may sakit. Sila na inihingan. Nakaw niyo. So basag lahat yung atonement doon kasi hindi na si-serve yung purpose eh. Kasi dapat maintindihan ng tao si Jesus lang, walang iba. Si Jesus lang, the way, the truth and the life. At yung atonement na yun ang mismo nagpapatunay. Yeah. Noong din, Pastor, bago pa ako naging Kristiyano, nagiging questionable sa akin kasi I grew up sa Catholic school. Apo. Hanggang university, UST, puro pari pa rin, ganyan. Nagiging questionable sa akin, bakit ganun, hindi sila pumupunta sa pare para mag-confess? Bakit nagdadasal lang daw sila diretso kay Lord? Pinapatawad kaya ni Lord yun? Kasi hindi ko pa alam. Kaya tingnan nyo, tayong mga Katoliko, we look, kasi di ba naging Christian na tayo, 80% ng Pinoy Katoliko eh. Tapos pag pumunta ka sa simbahan ng Pilipino, pag tinanong mo yan, halos 80% din, 8 out of 10 dating Katoliko. Bihirang-bihira yung mga katulad ni Tita Fe na lumaki na Kristiyano, halos lahat yan galing Katoliko, di ba? So kapag tinanong mo yan, kaya dala-dala nila yung culture na yung reverence nila sa pare, ganun din yung reverence nila sa pastor. Napansin niyo yun? Na parang, kumbaga, attendee sa church, naninigarilyo siya, tatago niya kasi nandiyan si pastor. Nandun yung takot niya sa pastor. Pero in fact, we're just people. We're just human being. We're just messengers. We're just shepherds. Alam niyo na hindi nyo kami dapat katakutan. Kung meron kang ginagawang mali, matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Pastor, siguro hindi sila takot sa pastor. Nahihiya sila. Nahihiya. Mm-hmm. Oo, totoo. Kasi nga, nandun yung ano, daladala natin yung kultura na, kumbaga, actually, both yun eh. Yung may negative, may positive. Kasi ako mismo, na-experience ko yan. May mga positive na-experience ako na dahil sa pakikitungo nung dating Katoliko, kahit Kristiyano na siya, parehas pa rin yung pakikitungo niya doon sa pastor na parang yun pa rin yung pari niya, di ba? Which is somehow kumbaga you get the benefit, no? Nandoon yung respect, nandoon yung pagmamahal, nandoon yung pag-aalaga bilang dati sa pari, ngayon sa pastor na, parang ganun, no? Pero kumbaga ang masakit lang, lumaki rin tayo na nagsimula yan ng panahon ng Kastila na ginamit din naman nila to na para mang-abuso ng tao, di ba? So alam naman natin, madaming land grabbing na nangyari, madaming rape na nangyari, madaming pang-abusong nangyari, di ba? So sa No Limit Tangere at El Filibusterismo pa lang, makikita mo na doon yung reflection, di ba? So it's a misrepresentation of Jesus.
No, kaya importante tayong mga Kristiyano na nakakilala na sa tama, eh, wag natin maulit yung mga ganong pagkakataon. No? We need not abuse people. We need to lead them to Jesus. Lift up the name of Jesus, na hindi yung pangalan natin. Or, no, kasi minsan yung level minsan ng ako yung spiritual leader. No? Ako yung most holy, reverend. Ang daming haba ng pangalan. Eh. Kumbaga, it's all about me. Diba? Ang ating calendar of activities, andyan ang Christmas, andyan ang Lenten, at birthday ko. So, kumbaga, nakafocus dun sa tao eh. Di ba? Nakafocus sa tao. Hindi dapat ganun. Hindi, kumbaga, nakafocus lagi sa Panginoon. Di ba? So, mayroong positive, may negative yung pagdadala ng ganun. So, I agree with you, Sister Fe. No? Kumbaga, ang atonement, nagtuturo sa tao. No? Lalong-lalo na nga, patungkol nga din dun sa kung kanino ka dapat tumingin ng tawad. How about you, Brother Conrad? Do you have any inputs or anything you want to add or question or whatever? Anything? Para sa akin, yung importance of it's really, really important yung atonement talaga kasi I do believe that is the best act of love that God did for us because God knows that there is no other way for us to get back to Him. Mm-hmm. So, siya na mismo yung nagbigay ng daan through atonement. That is the reason why it's really important to let other people know, not just the Christians, of course. Mm-hmm. Kaya yung sinabi nyo na, yung you put the worship on spotlight. Mm-hmm. Yeah, I felt that personally, myself. Pag kumakanta ako sa altar. Kasi wala ka na ibang kayang gawin kundi itaas yung pangalan niya. Because you know how good is God is to you. Like, alam mo na hindi mo kayang ibigay, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. That only God can do it. Yeah. And yun lang, yung feeling na gano'n na yung the importance of atonement. I agree with you, Brother Conrad, sa sinabi mo na medyo mag-ingat din tayo, no? Kasi makaka-experience tayo eh. Kasi yung kabutihan ng Diyos dumadaloy sa atin. Minsan akala natin tayo yun eh. Yung galing, yung anointing, yung kabutihan, yung kindness. Minsan nare-reflect natin, hindi naman minsan, madalas, at talagang galing sa Diyos yun. Ito ang problema. Ito ang pagkakaingat-ingatan natin to take the glory. Delikado yun. Diba, kung makakanta ka, na-bless lahat. Nagpagulong-gulong lahat, umiiyak, at talagang ramdam nila ang Holy Spirit. At sinabi nila, nako, Brother Conrad, kundi dahil sa iyo, sa pag-lead mo ng kanta, talagang ramdam na ramdam kong Holy Spirit. Bless na bless ako. Minsan, may dating sa atin yan. Diba? Ako bilang pastor, madami na akong pagkakataon na people will say good things about what I did. Kumbaga, it may kumbaga, pwedeng pumasok sa atin, pero ito yung importance ng atonement. Hindi ikaw yun. Kasi clear na clear dun sa statement of faith natin eh. Si Jesus to, suffering niya to, death niya to, dugo niya to, hindi sa atin. Diba? Exactly. Clear na clear yun. So dapat ito maging paalala sa ating lahat. Diba? Kasi when we say things, no? Baga when we do things for other people, diba? Gaya ng may ginawa tayo, nagpamigay tayo ng bagyo, diba? We received a lot of good feedbacks, diba? So nakakataba ng puso, minsan nakakalaki ng ulo, diba? Minsan may ganun, diba? People will see God in you because you're doing the work of God, but that can also be used by the enemy, no, against you, no, na i-pump up niya yung ego mo. Yun. So yun lahat to, warning sa ating lahat. I'm sure na-experience ni Tita Faye, nila Sister Fepot, Sister Lenlen, Sister LV, yan, matagal na sa ministry sila ni Pastor Bert. I'm sure madami na silang recognitions and mga praises from people na
alam mo yun na kumbaga pwedeng maka-apekto sa atin. Pero let us be reminded, tama ka daw brother na si Kristo yan, hindi tayo. Di ba? So, ayun, isang simpleng word, no? Atonement, ang ibig sabihin niya, no? Talagang at one ment, no? Baka pinag-isa yung word na one, ano sa gitna, eh, at one ment, no? So, it's an English word na ginano, no? At makikita natin dito na talaga ang sentro lahat ng pinag-uusapan natin si Jesus, no? Kahit na ano pang kwento, si Jesus lagi ang sentro. Kaya yung 66 books na yan, ang qualification lang kung ba't sila napasali dyan. Kasi marami pang ibang libro eh. Di ba? Yung Catholic, may iba pang mga libro. Yung sa Book of Mormon, may ibang libro. Kumbaga, yung 66 books na yan, ang qualification niyan, lahat nag-reflect si Jesus. Lahat. No? Kumbaga, hindi siya pinag-uusapan, pinapatunayan, o pinaprophesy. So, kumbaga, it's all about Jesus. No? Kaya, ganun tayo sa ministry natin. Kaya pag nagpaliwanag tayo about atonement, bigyan natin ng panahon kasi mahirap siya i-absorb eh. Bigyan natin ng panahon, paunti-unti. Pero pinakamagandang pagpapaliwanag yan sa buhay talaga natin. The best yun. Bilang simbahan, makita sa buhay natin na ito mga taon to, inaanihan to ng Panginoon. No? Hindi to, ano lang, hindi to showbiz lang. Parang ganun, di ba? So, yun. Maraming salamat sa, ano, sa napakagandang gabi sa inyong lahat. At another Friday, mga classmates, mag-picture taking tayo. Pakibuksan ang inyong mga nagagandahang at kukunan ko kayo ng picture. Ayan. Ano nga iba? Saan kong lalagay? Ayan. Hintayin natin si Sister Pepot at Sister Lenlen. Pepot. Ano gagawin? Pakibuksan lang po yung video para makita ang kagandahan ng inyong mukha at pipicture. Wala na yun. Share? Yeah. Yung video, i-click nyo lang yung video. Oo nga. Open. Yaw? So, Ayan na. 1, 2, 3, smile. Yun. At ipapadala ko sa inyo itong picture na to. Nakikita ko agad. Nasa YouTube agad yan. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Bukas, meron tayong prayer alas 10 ng umaga. Ito rin, may Zoom din. Lalagyan na namin ng Zoom. So pwede na kayong mag-join. Hindi nyo na kailangan pumunta doon sa opisina. Diba, para safe kayo. Kung gusto nyo manalangin, sumabay sa panalangin, on nyo lang yung Zoom nyo. Diba? Anong oras po yun? 10? Alas 10 po ng umaga hanggang usually 11. Ganun. Prayer breakfast. May work kasi ako. Bali, okay silip na lang. Opo, okay lang po. Okay, pagkatapos, i-upload namin sa Facebook, sa YouTube para mapanood. Ito rin po yung, ano, yung Zoom. Opo, Zoom ito yung... Kasi ay, gumawa na si... Ah, iba po? Iba? Iba ba? Pastor Tim? Iba. So, gumawa si Pastor Tim ng link. Ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang yun. So, iba-iba yung ginawa niya. So, every week na yan, makikita nyo, may reminder na lumalabas automatic na... Saan yan, Pastor? Sa ano? Sa text message? Opo, sa... lalabas po doon sa... ano? Facebook Messenger po. Messenger po na. Ng core group at saka ng friends of LA Pilas. Yeah. So doon ko po ipapadala lahat. Yeah, i-click niyo lang siya. Pagka nagpadala, i-click niyo siya. Kasi usually 1 hour before mag-remind na kami. Tapos kung ano yung latest na link, click niyo lang 'yon. Tapos may password 'yon. Nag-password ba kayo kanina para makapasok? Oo. Ayun, may password para hindi makapasok. Ay, ako hindi. Ba? Eh kasi bakit hindi? Hindi naman. Hindi kami nag-password, Pastor. Sinubang lang password. Namin yung telephone nyo. Ah, okay. Okay na rin. Ako tinanggal. Pati ng galmutin. Nalimutan ko naman. Pero, andun din po. So, one day before, may reminder. Apa. Tapos, 1 hour before is yung mismong invite na pwedeng mag-click lang. Mm-hmm. One day before reminder. Every Sunday, remind lang natin kung gustong mag-fellowship ng mga tao.
Pwede silang magkape-kape doon sa courtyard, wala nang problema doon. Although hindi tayo magpapakain every Sunday dahil hindi naman birthday ni Sister LB every Sunday. Magastos 'yun para kay Sister LB. At is Sister Terry. Saka ni Sister Terry. So isang Sunday lang 'yun. So pagka ano pwede silang magkape-kape doon. Remind lang natin basta mag-social distancing lang. Wala namang problema. Wag lang doon mag-congregate, mag-grupo-grupo sa may parking lot. O kasi yung mga pumapasok, nahihirapan daw sila dahil nga nandun tayo, nakatayo. Diba? So sa Sunday, pag-uusapan natin, all about healing. So ang title ng ating sermon ay I Am the Lord Your Healer. So we'll talk about how the Lord wishes to heal us physically and spiritually. So, excited ako na ako. Nami-miss ko si Tita Faye. Sana dumating ang panahon tapos na itong COVID na to. Miss ko rin ang church, Pastor. Eh. Kanina ako. Nga, Pastor, papunta ako ng Vons. Nakita ko si Susette. Kinalabit ako. Oh, si ano, sister. Oh. Nag-grocery siya sa Vons. Oh. At, first time daw niya lumabas. Sabi ko, open na ang church atin. Sabi ko. Oo. Sana, ano, matapos na to agad para maka, ano na tayo, makadami tayo. Takot lang siya, Pastor, kasi marami siyang health issues eh. Oo, meron naman na kahit na younger pa, siyempre, tayo naman naiintindihan naman natin 'yan. Oo. At pero nanonood daw siya sa ano, sa online. Oh, nagko-comment ka sila, nakikita ko eh. Mm-hmm. Tayo naman kasi ang protection ng bawat isang ano natin. You know, hindi tayo yung tipo ng simbahan na mamimresure na, oy, Sister LB, wala ka dito. Nasaan ka? Ganun. Wala kang maririnig. Pagdating na Webes, Pastor, bibisitahin ka dahil wala ka sa church. Oo, hindi naman tayo ganun. Ano? Kumbaga, binibigyan natin ng layang mag-isip at layang mag-decide ang mga tao. At saka, syempre, nirerespeto natin yung mga kamag-anak ng mga tao na nagsisama sa atin. Kasi, paano natin sila mawiwin kung tayo mismo magpapahamak doon sa kanilang mahal sa buhay? Yeah, syempre. Oh, so, yun ang ano natin. Yun ang ating gustong paparating sa lahat. Anong topic ngayon, ha? Apo. Apo, maraming salamat. Happy Friday. Thank you. Good evening. Guys. Bye. See you again. See you tomorrow. Bye. 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 Bye, Erza. Bye.